So, welcome back po sa channel. So, sa previous video natin guys, ang ginawa natin is yung pag-filter sa group of data. So, in this video naman is paano natin i-delete ang multiple record gamit ang checkbox or data grid view checkbox column. So, ito yung sa previous video natin. How to filter data in data grid view using radio button. Okay, so dito naman sa example natin, kung gusto nating mag-delete ng multiple record, so kailangan lang natin i-check ang checkbox column. Okay, so for example, kung gusto mong i-delete ang T7 and T6, so click lang natin ang checkbox and then click natin ang delete button. Okay, then refresh natin siya. So yung T6 and 7, so na remove na ating dito sa ating record. Then kung i-compare natin dito sa database, so ito, then refresh. So yung 6 and 7 is natanggal na dito. Okay, then pwede rin tayong mag-delete ng single delete lang. So check lang natin ang record na need nating i-remove, then click natin ang delete. Then okay, then refresh. Okay, so automatic siya mag-delete dito sa ating record. Okay? So ang database natin gamitin is parehas lang sa previous nating video. So itong DB person at meron tayong table person. Then ito yung column. So if name, ill name, and meron tayong ID. Okay, so dito sa form natin, so mag-add lang tayo ng isang button para sa delete. Then right click, properties. Then btn, delete. Then delete all selected record. Okay, so next dito sa data grid view, so click lang natin siya and then hanapin natin dito yung read only. So iset natin as false. So itong read only, iset natin siya as false. Kasi kung naka-read only ito tapos true, so yung checkbox natin sa data grid view is hindi siya ma-click or hindi siya clickable. So dapat natin siyang read only equals false. Then next dito sa form, so double click and dito sa itaas, so dime result as boolean. Okay, then next dito sa ibaba, so mag-create po tayo ng data grid view checkbox column para mag-display po doon ang checkbox sa ating data grid view. Okay, so private sub, then check box column. Okay, then dito mag-set po tayo ng variable sa checkbox column para sa data grid view. So dime checkbox as new data grid view checkbox column. Then mag-set po tayo ng width sa ating column. So with checkbox, then that with equals 20, and then dito, so with data grid view 1, then mag-add tayo ng columns so para sa dito, sa ating checkbox. So that columns dot add, then i-call natin ang variable na checkbox, then set natin ang rows header to invisible dot row headers visible equals false. Okay, so ang next, itong
private sub natin. So, kopyahin natin siya. Then, ilagay natin dito sa ating form load. So, dito. So, after sa ating select statement. So, enter. And then, lagay natin siya sa gitna. So, itry natin siyang start. So, i-debug natin kung mag-display ba yung checkbox natin. Okay, so yung checkbox natin is nag-display siya dito. Okay, so ang next dito naman sa ibaba, so mag-create tayo ng function para sa pag-delete sa data or sa record. So public function, then delete data, then by val, then SQL as string. Then try. So open natin yung connection. So con.open. Then initialize natin ang instances of the connection class. Then cmd equals new MySQL command. And then with cmd dot connection equals con, in that command text equals SQL, then execute natin ang data. So result, so tawagin natin yung result na ginawa natin sa as boolean, then equals cmd dot execute non query. Then if result equals 0, then so dito sa if statement natin, kung yung checkbox is 0 or empty, wala tayong siniselect, so lagyan natin siya ng message na wala tayong not select para sa deletion. Okay, then result equals 0, then else result equals 1. Okay, then kung meron, so mag-success yung pag-delete. Okay, then dito sa catch natin, so message box that show ex.message, and then dito sa finally, so dapat nating i-close ang connection. So con.close. Okay, then dito sa intry or after sa intry, so i-return natin yung function natin to result. So return result. Okay, so yun guys. So next dito sa delete button natin, so double click, and then dito kunin natin ang lahat ng row or sa data grid view natin. So ang gawin natin dito is i-pitch natin lahat. So for each row as data grid view row in data grid view 1 dot rows. So dito naman kunin natin ang collection of cells that populate the row and formatted value to get the value of the cells. Then the condition, if the checkbox is checked, then the record will be deleted from the database. Okay, then if row dot cells 0 dot formatted value equals true, then so dito naman the row is to get the collection of rows in the data grid view control.
And the syntax is getting the rows one by one to store the delete query to a variable SQL. Okay, then dito naman is equal natin ang variable na SQL equals then delete from table person where ID. Okay, so kung na-select natin yung or na-check natin yung mga checkbox, kung true siya, so ang na-select lang na record ang pwedeng ma-delete. Then where, so gamit na ng where close, then equals, so dito i-call natin ang row cells, so CSTR, then row, then that cells, then one that formatted value, okay, then i-call natin ang delete function, so ito, then ilagay natin dito sa after sa delete statement natin, and then close and open parenthesis, then i-call natin ang SQL variable. Okay, then dito, then the condition if the result is equal to 0, so then the message will appear to say no deleted record. Okay, kung wala tayong sinisilect na records or wala tayong na-check sa data grid view, so meron tayong message na makita na wala tayong sinisilect para sa pag-delete. Okay, so tawagin natin ang result na boolean. So if result equals 0, then message box that show no deleted record, then else message box that show. So kapag meron tayong na-check, so meron tayong message na ma-receive na the records has been deleted. Okay? So yan guys. So i-try nating i-debug kung tama itong codes natin. So click nating start. So, i-try natin i-check yung last record. So, itong test 4. So, try natin ang single deletion. So, check natin. Then, click ang delete record. So, the records has been deleted. And then, try natin i-refresh. So, nawala yung record dito. And then, kapag try natin siyang maramihan or multiple delete. So, check natin hanggang sa ID number 4, then delete natin. So click on delete all selected record, then okay, then refresh. Okay, so yun guys, so success yung pag delete natin as multiple deletion. Okay, so then try natin tingnan dito sa database, so refresh natin. So, success yung pag-delete natin. So, nawala yung ibang record dito sa ating database. So, yan lang guys. And I hope na may natutunan kayo sa video natin. And don't forget to subscribe my channel, SourceCodePH. And God bless.